Inirereklamo po ng mga residente sa isang residential area sa Rodriguez Rizal ang dalawang, hindi lang isa, dalawang trucking company. Diyos ko po naman. Na nakakapasok at gumagarahe daw sa kanilang lugar. Ang problema pa, pagkasikip-sikip ng residential area na kalsada, dumadaan-daan doon dahil sa naglalakihan mga truck, nasisira nga ang kanilang kalsada. Aha. Kaya panawagan nun nila sa mga otoridad, tulong! Narito ang report. Ito ang mga larawan at cellphone video na ipinadala sa amin ng mga residente ng community village sa barangay Manggahan, Rodriguez Rizal. Isinusumbong nila ang mga naglalakihang truck na nakapasok sa kanilang lugar na isang residential area. Kaya naman agad kaming nagpunta sa lugar para imbestigahan ang reklamo. Ayon sa mga residente, hindi na nila mabilang sa daliri ang mga truck na dumadaan sa kanilang kalsada kada araw. Kaya naman nasisira na at lubak-lubak na ang kanilang kalsada. Hindi ko ho alam kung paano gagawin, kung paano mawawala ang truck dito. Residential area naman ho ito para pasukin ang trucking. Bukod daw sa pinsala sa kanilang lugar, perwisyo rin daw matinding ingay at pollution dulot ng mga truck. Si Nanay Evelyn ang katapat lamang ang garahe ng isang trucking company na confined raw dahil sa pneumonia, dahil sa kalalanghap ng usok na ibinubuga ng mga truck. Araw-araw ho, ganun. Hanggang na-admit na ho ako dahil sa kakalanghap ng mga usok ng truck, nagka-pneumonia ako, lalo na pag time na nagpapainit sila ng makina, matagal silang nagpapainit, yung usok lumalabas langhap dun sa kwarto ko. Wala pang 5 minuto ang aming panayam, meron na agad dumaan na truck. Ayun, yung kumakaragang na yun, lahat ganyan. Ganon din ang reklamo ni Nanay Herminia. Yung ingay po pagka yung nagmamani obra yung truck, parang halos pumasok na dito sa way namin. Actually, nasira pa nga yung bakod dyan dahil nabangga nila. Ayan na, evidence. Yan po. Opo. Opo, kahit gabi, kahit madaling araw. Ang Yoshida Trucking at Rojami Trucking na inireklamo ng mga residente, kaya naman agad namin silang pinuntahan para kunan ng panig. Una naming pinuntahan ang Yoshida Trucking, pero wala raw ang may-ari nito. Tikom din ang bibig ng mga trabahador. Bago lang po rito. Maging sa Rojami Trucking, tumanggi rin sa aming panayam. Aminado ang barangay, nakarating na sa kanila ang reklamo ng mga residente. Penetrasyon na raw nila ang Rojami Trucking na hanggang ngayong taon na lamang sa kanilang barangay na nangungupahan lamang sa nasabing lugar. Nahihirapan naman sila na paalisin ang Yoshida Trucking dahil pag-aari raw nito ang lupa na kinatitirikan ng kanilang kumpanya. Regarding naman po dun sa may Yoshida Trucking, hindi naman po namin agad mapaalis gawa ng sarili nilang lupa yon. Pero po yung medyo nasa unahan, gumagawa na po kami ng petition na hanggang this year na lang po sana yung contract nila kasi sila umuupa. Tungkol naman sa lubak-lubak na kalsada, ipinangako na raw ito ng bagong upong mayor na si Tom Hernandez na ayusin ang problema. Ang naman po sa amin ng municipal, under siya ng warranty. Kumbaga sa contractor Wala pa kasing 5 years na padaanan na ng malalaki na sira. Ngayon, ang naging namin ni Mayor, yung bagong uupo ngayon, antayin lang na maupo si Mayor kasi under process naman po yun. Okay. Alright, nasa linya po ng aming telepono ngayon si Engineer Alex Almario, ang Municipal Engineer ng Rodriguez Rizal. Magandang umaga, Engineer Almario, sir. Magandang umaga po, sir. Opo. Sir, si Erwin Tulfo po ito. Dito po tayo sa Tutok Tulfo Reload. Sir, may magagawa ho ba kayo? May magagawa ba ang munisipyo patungkol po dito sa reklamo ng mga kababayan natin dyan sa Rodriguez Rizal, particular na po sa Barangay Manggahan, kung saan sira-sira na yung kanilang kalsada, ibukod dyan, yung kanilang kalusugan, naapektuhan na rin dahil mausok yung mga dump truck, noise pollution, ika nga, pati yung usok na rin, Engineer Almario, sir. Sa opisina po namin, sir, malaki po ang may tutulong namin sa mga
nakatira dyan sa community village. Aha. Isa po sa napaka namin yung mga pagpapark ng mga malalaking sasakyan sa mga loob ng mga village. Aha. Na may mga ordinansa naman po na ipapasa yung munisipyo regarding po sa pagbabawal sa mga yan. Uh-oh. So for the meantime po na habang hindi po pa siya na ipapasa, gumagawa na rin po kami ng paraan na kahit paano po yung kanilang mga business permit ay hindi po namin inaaprubahan, lalo na po kung gagawin po nilang garahe yung loob po ng mga subdivision na katulad ng community village. Abay, maganda ho yan. I mean, to start na hindi naaprubahan yung kanilang mga business permit, entonces hindi na sila pwede pumasok doon at pumarada. Tama? Opo sir, yun po talaga ang plano po ng munisipyo na ipagbawal na po sila sa loob ng mga interior roads kasi po hindi po nakadesign yan para sa mga 10-wheeler trucks. Oo nga. So, hindi po masira yung kalada. Oo nga sir, pag nakita, kung nakita ko ninyo yung video kanina, napakasikip, parang pang tricycle lang pero dumadaan-daan yung mga dump truck kaya nasisira. Ang isa pang problema doon sir, yung nalalanghap nila yung usok ng mga naglalakihang dump truck at yung noise pollution, madaling araw pa lang nag-re-revolution na ng mga sasakyan. Eh, dumarating din daw pag gumarayan. Gabi na halos ating gabi. So, napakaingay, engineer. I hope may magagawa ko kaagad dito na solusyon na lokal na pamahalaan, sir. Sige, sir. Sa ngayon, sir, pinache-check po kasi namin yung kanilang application for business permit. So, na-check naman po namin na yung iba po, yung isa po dyan is naging gravel and sand. Para apply po siya ng gravel and sand. Yung isa naman po is transport services. So, malayo po yan dun sa kanilang nature ng business. Kasi nung chinek po namin, ito po ay trucking services and hindi po transport services. Aha. So, yun po, i-check po namin at bibigyan po namin ng kaukulang action agad yung pong problema ng mga nasa community village. Ang gusto po nila, sir, una sa lahat, ay huwag nang pumasok ang mga dump truck dyan. Kaya po ba? Pwede po ba magawa ng paraan itong araw na ito na hindi na papasok yung mga dump truck dyan sa kanilang lugar, sir? Sir, gagawin po namin yung paraan. Kasi po yung sa transport po, hindi po naman po hawak ng munisi ng aking okitina. Pero i-relay ko po sa kanila ito ngayong araw din po. Opo, ang pagkasabi na request po ni Erwin Tulfo, dahil nga po lumapit po yung mga residente ng Barangay Manggahan. Nailapit na rin kasi nila ito noon, sir, pero ala namang naging aksyon. Sa bagay, iba pa naman yung administrasyon noon. Ano po, bagong upo po itong mayor natin. So, ang kanilang request, diniretso sa amin. Kaya ako na ho nagre-request sa iyo, sir. Baka pwede ninyong iparating sa butihing mayor natin na request po ng Tutok Tool for Reload na simula sa araw na ito, huwag nang papasukin yung mga dump truck na yan sa komunidad na yan. Kaya nyo po ba yun, sir? Sige, sir. Ngayon din po, ipapaalam ko po sa ating punong bayan para magawa ng agad ng mabilis na solusyon sa problema. Nako, maraming salamat po. Wala pa man, Engineer Alex Almario. Kami ho'y nagpapasalamat na. At babalikan po namin kayo next week, sir, kung ito po ay nagawa na. Ano po, sir? Okay, sir. Okay, salamat po. Mabuhay po kayo, Engineer Almario. Sir. Well, ayun bayan, ha? Yoshida Trucking. Hindi pa sumasagot ito at saka Rojami Trucking. Tawagan nga itong dalawang kumpanya na ito. Bakit naman kasi ginawa nilang parkingan? Residential area, magpa-parking ka doon. Eh, bawal talaga yun. Paano ka magpa-parking doon, residential area? Eh, kahit ako naman siguro kung yung kapitbahay ko, lintik, para parkingan ng dump truck, eh, magwawala talaga ako. Ha? Kapit ba kaliwa kanan? Sa kaliwa ko yung Yoshida Trucking. Sa kanan ko, Rojami Trucking. Eh talagang mabubuang siguro ako. Diyos ko po naman. Kung talagang nangyayari itong sitwasyon na ito. O, kaya nga ipanawagan ho namin sa lokal na pamahalaan. Sabagay, kaupo lang po ni Mayor Hernandez. Mayor, sir! Baka po pwede ho. Kagad-agad ngayong araw dahil inilapit po sa amin ng mga kababayan nyo ho dyan sa Barangay Manggahan itong problema nila, kaya inilalapit ho namin sa inyo. Eh alam nyo naman ho kami dito, sir, ha? Hindi naman ho kami nagpapakaangkaang, at pag nilapit ho sa amin, ibinabato namin kaagad sa mga kinaukulan para aksyonan ho ng mga kinaukulan. Sabi nga ho, sumasunod ho tayo sa Agos. Change is coming, change is here, di ba? Eh ngayong panahon, mga panahon na ito, eh kailangan umaksyon ka kaagad, huwag patulog-tulog. Dahil yung mga ganyan, mga karaan yan, yung tsaka na muna,
bukas na, teka muna. Eh, hindi po pwede yan ngayong mga panahon na ito. Kaya kami dito, yan po yung aming practice. Ha? Pag itinawag mo sa amin ngayon, ha? Itinawag sa amin kahapon, ngayong araw, ginagawa na namin ang solusyon. Eh, ganun din yung ina-expect ko namin sa inyo, mga sa government agency, ha? Or agencies. Pag meron po kami inilapit po sa inyo, inaasahan po namin a-actionan po ninyo. Hindi po yun magdidili-dali pa po kayo. Bukas na, sa isang bukas na, kesyo ganito, kesyo ganon. E dyan po tayo nagkakaproblema dahil nagkakaproblema tayo dyan, nagkakalimutan po tayo. Ano po? Huwag naman po magsama ang loob na naman sa atin ng ilang mga government officials natin. Lalo na yung mga balat sibuyas, ha? Pag kayo ho ay napuna at napagalitan, ha, magmamaktol kayo at magwawardi-wardi kayo, eh hindi ho. Ha, eh, trabaho namin na ilapit ito mga problema na ito, at kapag hindi ho kayo kumilos, eh trabaho din ho namin, lalong-lalo na ho ako, ha, eh punahin ho kayo, di ho ba? Eh, kaya ala ho tayo magagawa. Eh, sabi nga ho namin, bato-bato sa langit, ang tamaan, eh tamaan na ho. Magalit man kayo, sa magalit, ala tayo magagawa, di ho ba? Dahil gawin ho ninyo yung trabaho nyo para hindi kayo mapuna. Dahil ginagawa lang ho namin ang trabaho namin dahil inilapit na mga kababayan namin sa amin. Kasi mga sir, mga ma'am, yung mga nasa government agencies, kung effective ho kayo, hindi nalalapit yung mga kababayan natin sa media, ha, para ilapit ho sa inyo. Rekta na silang pupunta, di ho ba? Ibig sabihin, pumunta na sila, pero hindi ho sila natulungan. Kaya ang ginagawa, bumabalik ko dito sa media para kami na ang makiusap, di ho ba? O, yan lang ho yan, ganun kasimple. At kayo naman ho, sa mga government agencies, huwag ho kayong magalit. Ano po? Pag kayo ay pinuna at sinita, eh dapat ho, itanggapin ho ninyo na it is a constructive criticism, di ho ba? Nilagay kayo dyan, nang Pangulo, pinagkakatiwalaan kayo kung kayo ay appointed. Kung kayo naman ay elected official, eh kayo'y pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Entonces, may tiwala sila na magagawa mo yung trabaho mo. Kung ikaw ay appointed by the president, inaasahan ng Pangulo na magagawa mo ang trabaho mo. Di ba? Malinaw. Bueno, ha?